nga sentensya ang mamatay ang babae sa Silya Electrica, pero halos manlambot ang tuhod ng mga pulis sa mga sumunod na nangyari. Sa gitna ng isang abalang lungsod, sa ilalim ng kumikislap na mga ilaw at nagtatayugang mga gusali, may nagaganap na isang matinding paglilitis sa korte. Ito ang kasong sinubaybayan ng buong bansa na magpapasya sa kapalaran ng isang babae, si Rachel Dawson. Sa loob ng isang malaki at madilim na silid ng korte, ang hukom, isang seryosong lalaki na nasa 60 taong gulang na at meron ng kulay abo na balbas at matatalim na mga mata ay nakaupo sa upuan. Ang mga hurado naman na binubuo ng mga kalalakian at kababaihan na merong iba't ibang edad ay bumalik na may hatol. Ang silid ay tensyonado, puno ng mga mamamahayag, manonood at mga bulong ng mga antisipasyon. Seryosong nagsalita ang hukom. Pakiusap, tumayo ang akusado. Si Rachel naman, isang babae na nasa 30 taong gulang na may matalim na asul na mga mata at determinado ang ekspresyon ay tumayo. Maayos na nakatali ang kanyang buhok at nakasuot siya ng simpleng itim na damit. Ang kanyang abogado, si Mark Harris, isang matangkad na lalaki na may nangingitim na buhok at seryosong ekspresyon ay nasa tabi niya. Nagsalita ang hukom. Members of the jury, nakarating na ba kayo sa isang pagpapasya sa magiging hatol sa akusado? Tanong ng hukom. Nakatayo naman ng may hawak na papel ang foreman at matatag ang boses nito. Opo, Your Honor. O sige, ano ang inyong hatol? Tanong ng hukom sa kanila. Malinaw na nagsalita ang foreman. Kami ang jury ay natagpuan ang akusado na si Rachel Dawson na nagkasala sa first degree murder. Nagkaroon ng mabuntong hininga at bulungan sa loob ng korte. Si Rachel ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mga mata ay nakapaku lamang sa hukom. Samantalang sa mga manonood naman, ang kanyang ina, isang matandang babae na may luha sa pisngi ay tahimik na umiiyak. Hawak-hawak ang isang panyo. Si Rachel Dawson ay isang mahusay na siyentipiko. Ngunit inakusahan siya ng brutal na pagpatay sa kanyang asawa, isang kilalang negosyante. Ang ebidensya ay napakabigat. Ang matestimonya ay tila ba walang pasubali. Ngunit palaging iginigiit ni Rachel ang kanyang pagiging inosente. Tumingin ang hukom kay Rachel na merong malungkot na ekspresyon. Rachel Dawson, ikaw ay natagpo ang nagkasala ng iyong mga kapwa jury. Meron ka bang gustong sabihin bago ko ipasa ang hatol na ito? Tanong ng hukom sa akusado. Matatag naman at walang pag-aalinlangan ng boses ni Rachel na nagsalita. Gusto ko lang sabihin na ako'y inosente. Your Honor, hindi ko pinatay ang aking asawa. Siya ang aking mundo. Siya ang lahat sa akin. Bumuntong hininga naman ang hukom na mukhang nasasaktan sa sinabi ni Rachel. Pero Rachel, ibang sinasabi ng mga ebidensya. Ang mga fingerprint, ang motibo, ang paraan, lahat ay nagtuturo sa'yo. Kaya naman, ipinapasa ko ang hatol ng kamatayan sa pamamagitan ng Silya Electrica sa'yo. Naway maawa ang Diyos sa iyong kaluluwa. Ang abogado naman ni Rachel na si Mark ay ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng babae bilang pagpapakita dito ng pagsuporta. Ngunit nanatili pa rin namang matatag si Rachel. Tumalikod siya at tinignan ng mga manonood. Napatingin muna siya sa mata ng kanyang ina bago siya inihatid ng mga gwardiya. Ang korte ay naging pugad nga ng iba't ibang mga emosyon katulad na lamang ng galit, kalungkutan, hindi pagkapaniwala. Habang inihahatid si Rachel na nakaposes, ang kanyang isip ay puno ng mga alaala ng nakaraan, ang mga pangyayari na nagdala sa kanya dito at ang hindi tiyak na inaharap na kanyang kakaharapin. Si Rachel ay inihatid na nga pababa sa isang madilim na koridor patungo sa isang selda. Ang kalansing ng kanyang mga poses ay umaalingaungaw sa hallway. Umupo siya sa kama. Ang kanyang mukha ay may determinasyon. Ang selda ay maliit. May makitid na bintana sa mataas na pader na nagpapapasok ng konting liwanag ng araw. Pabulong na nagsalita si Rachel sa kanyang sarili. Hindi ko siya pinatay. Papatunahin ko ito kahit ito na ang huling bagay na gagawin ko. Saad niya. Sa labas naman ng korte ay nagtitipon ng mga mamamahayag.
may hawak na mga mikropono at kamera na nakatutok sa pasukan. Ang maakbang ng korte ay napapaligiran naman ng mga polis na sinusubukang kontrolin ang karamihan. Nagsalita ang isang mamamahayag sa harap ng kamera habang nagre-report ng kanyang nalaman. Okay mga kapatid, si Rachel Dawson nga po ay natulan ng kamatayan para sa pagpatay sa kanyang asawa. Isang nakakapangilabot na wakas para sa isang high profile na kaso na talaga namang kinabaliwan ng buong bansa sa loob ng ilang buwan. Samantala ay nagsalita naman ang pangalawang mamamahayag sa isa pang kamera. Ang kanyang pagbitay ay nakatakda sa loob ng 3 buwan. Ang depensa ay nagbabalak mag-apila ngunit sa dami ng ebidensya, sinasabi ng mga eksperto na maliit ang tsansa na mababago ang hatol. Maya-maya pa, ang pintuan ng korte ay unti-unti nang bumubukas at inilabas nito ang abogado na si Mark Harris na pagod ngunit determinado. Nilapitan siya ng mga mamamahayag, nagsisigawan ng mga tanong. Ginoong Harris, naniniwala po ba kayo na may pag-asa pa para kay Rachel Dawson? Tanong ng pangatlong mamamahayag. Huminto naman ang abogado na si Mark at diretsyong tumingin sa kamera. Inosente si Rachel Dawson. Patuloy kaming lalaban at matutuklasan namin ang katotohanan. Wika ni Mark. Ngunit ang hindi nila alam, ang tunay na kwento ay nagsisimula pa lamang dahil may mga lihim pang nakatago at ang katotohanan ay mas nakakagulat kaysa sa inaasahan ng sinuman. Habang lumilipas pa nga ang mga araw at linggo, patuloy na namamayagpag sa balita ang kaso ni Rachel Dawson. Ngunit sa likod ng pagkakagulo ng media, sa loob naman ng kanyang selda, pilit na nananatiling umaasa si Rachel. Samantala, ang kanyang abogado na si Mark Harris ay determinadong tuklasin ang katotohanan, anuman ang mangyari. Sa loob ng selda ni Rachel, nakaupo siya sa kama. May maliit na mesa sa tabi na puno ng mga papel at libro. Simple lamang ang selda. Ang pader nito ay walang pintura at merong isang kumikislap na ilaw sa itaas. Nagsusulat ng liham si Rachel. Mahal kong nanay, alam kong mahirap ito para sa iyo. Pero mangyaring maniwala ka sa akin, mama. Makakahanap ako ng paraan upang patunayan ang pagiging inosente ko. Nag-iimbestiga si Mark at tinitignan niya ang lahat ng mga pwedeng anggulo. Nararamdaman ko, mama, na may pag-asa pa. Nagmamahal, Rachel. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng selda at pumasok ang isang bantay. Dawson, nandito ang abogado mo para makita ka. Wika ng gwardyang bantay. Tumayo si Rachel. Inayos ang kanyang damit at sumunod sa bantay patungo sa silid ng mga bumibisita. Nakita niya doong nakaubo si Mark Harris sa isang maliit na mesa na merong nakabukas na folder sa harap niya. Nakangiting bumati si Mark sa kanya. Rachel, kumusta ka na? Umupo naman si Rachel, sinusubukang manatiling kalmado. Ayos naman, Mark. Kumusta, may balita ba? Tanong ng babae. Yumuko si Mark at binaba ang boses. Sinusuri ko ang lahat, Rachel, ng mga ebidensya at mga testimonya hanggang sa may nakita akong kakaiba patungkol sa isa sa mga pangunahing saksi. Si Carl. Carl Winters ang pangalan niya dito. Napakunot naman ang noo ni Rachel. Si Carl? Siya yung business partner ni Jenna. Anong tungkol sa kanya? Tanong ng babae. Tumango si Mark sa sinabi niya. Exactly. Diba? Ang kanyang testimonya ang nagpaniwala sa orado na may motibo ka. Pero natuklasan ko ang ilang hindi pagkakatugma sa kanyang mga pahayag. At higit pa doon, nalaman ko na meron pala siyang malaking financial na pakinabang mula sa pagkamatay ng asawa mo, na si Jan. Nanlaki ang mga mata ni Rachel. Iniisip mo bang isinabit niya ako dito? Tanong ng babae. Seryosong sumagot si Mark. Posible, Rachel, pero hindi pwedeng naghihinala lang tayo. Kaya nag-hire na ako ng pribadong investigador para alamin ang background ni Carl at ang kanyang mga negosyo. Samantala, sa opisina naman ni Mark, kung saan nagtatrabaho ang hinar niyang private investigator na si Sara De Los Santos, nagkalat ang mga papel at larawan sa mesa. Kinakausap ni Sara ang kanyang sarili. Tignan natin kung anong mga sikreto ang tinatago mo, Mr. Carl Winters. Hanggang sa matagpuan ni Sara ang isang palitan ng mensahe sa email sa pagitan ni Carl at ng isang hindi kilalang tao.
Pinag-uusapan nila ang malaking halaga ng pera at mga kasuspe-suspechang mga plano na talaga namang kaduda-duda dahil tumutugma ito sa mga panahon ng pagpatay kay Jan. Dinampot ni Sarah ang telepono. "Mark, may nahanap ako." Wika niya. "May mga dokumentong nag-uugnay kay Carl sa isang kasuspe-suspechang deal noong mga panahon ng pagkamatay ni Jan." Sa bilangguan naman ay paikot-ikot si Rachel sa kanyang selda, nag-iisip ng iba't ibang posibilidad. Tumingin siya sa makitid na bintana, nakikita ang kaunting bahagi sa labas ng selda. Bumulong siya sa kanyang sarili. "Sana ito na yung pag-asang pinakahinihintay ko." Wika niya nang malaman niya ang sinabi ni Sarah sa abogado niyang si Mark. Habang mas malalim pa ang naging pag-ukay ng abogadong si Mark at ng private investigator na si Sarah, ay nagsimulang mabuo ang mga piraso ng palaisipan. Ngunit ang landas patungo sa katotohanan ay puno ng panganib at hindi lahat ay natutuwa sa kanilang imbestigasyon. Sa isang madilim at mausok na bar, nakupo ang lalaking si Carl Winters sa isang sulok na mesa. Nakikipag-usap sa isang hindi makilalang tao. "Masyado na silang nakakalapit. Kailangan na natin gumawa ng aksyon tungkol kina Harris at ang imbestigador na yun na si Sarah." Wika ni Carl sa kanyang kausap. "Huwag kang mag-alala, aasikasuhin ko. Pero tandaan mo, may kapalit ito." Tugon naman ang misteryosong kausap niya. Tumango at nilunok ni Carl ang kanyang laway. "Oo sige, basta siguraduhin mong magagawa mo tong trabaho mo." Unti-unti na ngang nauubos ang oras. Habang papalapit na ang araw ng pagbitay kay Rachel, lalong tumitindi ang mga panganib. May mga gumagalaw na ng mga puwersa upang protektahan ang kanilang mga lihim. At tila ba ay nagiging malabo na kung sino nga ba ang kaibigan at kaaway. Habang sa selda naman ni Rachel, dumalaw ang kanyang nanay. Mahigpit silang nagyaka habang ang mga luwa ay umaagos sa pisngi ng kanyang ina. Umiiyak ang nanay ni Rachel. "Rachel, anak, naniniwala ako sa iyo. Simula pa dati ay lagi kang naging matatag. At alam kong malalagpasan mo rin to kaya magpakatatag ka ulit." Pabulong naman na nagsalita si Rachel. "Salamat, Mama. Hindi po ako susuko, hindi ngayon, hindi po kailanman." Ang pag-asa ni Rachel at ng kanyang nanay ay kumikislap tulad ng isang marupok na apoy. Ngunit sa kadiliman, kahit ang pinakamaliit na liwanag ay maaaring makapanlaban. Ang laban para sa katarungan ay nagsisimula pa lamang at ang katotohanan ay naghihintay na maibunyag. Habang papalapit ng papalapit ang petsa ng pagkabitay kay Rachel, lalong pinagsisikapan ni na Mark at Sarah ang kanilang imbestigasyon. Bawat detalye ay sinusuri nila. Bawat posibleng lead ay sinusundan. Lalong lumilinaw na ang katotohanan ay mas komplikado kaysa sa kanilang inaasahan. Sa opisina naman ni Mark, ang kwarto ay puno na ng mga papel, files at isang whiteboard na puno ng mga sulat at litrato na pinagkokonekta-konekta nila gamit ang isang pulang sinulit. Sina Mark at Sarah ay seryosong nag-uusap. Habang tinuturo ni Sarah ang whiteboard, ay bigla siyang nagsalita. "Tignan mo to. Nagkaroon ng malaking financial benefit si Carl Winters pagkatapos mamatay si Jan. Pero mas malalim pa ito. May mga offshore accounts at pattern ng mga transaction na nagpapakita na matagal na niyang pinaplano ito." Wika ni Sarah. Tumango naman si Mark. "At yung mga anonymous emails na nahanap natin, nalaman ko rin na nangunguna ang mga ito sa isang shell company na kontrolado ni Carl. Sapat na ito para magdulot ng seryosong pagdududa sa kanyang testimonya." Dagdag ni Mark. Seryoso si Sarah. "Pero hindi sapat to. Kailangan natin ng konkretong ebidensya para magkaroon ng retrial." Habang sa selda naman ni Rachel, binabasa niya ang liham mula kay Mark na naglalahad ng mga bagong natuklasan nila tungkol sa kanyang kaso. Nagliwanag ang kanyang mukha sa pag-asa. Nagsalita siya at kinausap ang kanyang sarili. "Baka ito na nga, o Diyos ko. Baka may pag-asa pa ako." Samantala, sa marangyang opisina naman ng lalaking si Carl Winters, nasa telepono siya. Halatang tensyonado ang kanyang mukha. "Di ba sinabi ko na sa'yo na asikasuhin mo to?"
Mas nalalapit na sila Harris at ang investigador niya. Gawin mo na yung kailangan mong gawin. Naiiritang wika ng lalaki. Habang ang misteryosong kausap niya naman sa telepono ay nagsalita. Inaayos ko na. Pero baka nakakalimutan mo, hindi naman madaling gawin ito. Sagot nito. Bumuntong hininga si Carl. Siguraduhin mo lang magagawa mo ng maayos yung trabaho mo. Habang nagkukubli nga si Carl upang protektahan ang kanyang mga sekreto, patuloy sina Mark at Sarah sa kanilang pagsisiyasa. Dinala sila ng kanilang imbestigasyon sa isang mahalagang saksi na natatakot lamang na lumantad noon. Sa isang maliit at madilim na apartment, merong isang kinakabahang babae na nagngangalang si Emily Carter ay nakaupo sa tapat ni na Mark at Sarah. Mukha siyang natatakot ngunit determinado. Nanginginig ang boses ni Emily. Ako po ang assistant ni John. At may alam ako. Mga bagay na maaaring makatulong kay Rachel. Napayuko si Mark. Emily, anumang maibibigay mong impormasyon ay makakatulong ng malaki. Pakiusap, huwag kang matakot. Malalim na huminga ang babae. Palaging kinokontrol ni Carla ang amo kong si John. Pero lumala ito bago namatay si John. Galit na galit siya sa pumalpak nilang negosyo. Isang araw narinig ko na pinag-uusapan nila na ipapatay daw si John. At pinagpaplanuhan nila kung paano nila i-frame up si Rachel. Na si Rachel ang ituturo nalang suspect sa pagkamatay ng kanyang asawa. Maingat namang nagsalita si Sarah. Bakit hindi ka lumantad agad? Tanong ng investigador. Umiyak si Emily. Natakot ako. Maraming kaibigang makapangyarihan si Carl at alam ko ang kaya niyang gawin. Pero hindi ko na kayang patahimikin ang sarili ko habang ang isang inosenteng babae ang mamamatay dahil sa takot ko. Nagkatinginan sina Mark at Sarah. Alam nilang nahanap nila ang isang mahalagang piraso ng palaisipan na ito. Ngayon ay mas naging determinado si Mark. Emily, ang testimonyo mo ang maaaring magligtas ng buhay ni Rachel. Handa ka bang tumistigo sa korte? Tumango si Emily. Oo. Hindi na ako pwedeng manahimik. Sad nito. Kaya naman agarang naghain ng motion para sa retrial si Mark. Ipinapakita ang bagong ebidensya at testimonya ni Emily. Nakikinig ng mabuti ang hukom sa kanya na siya ring hukom noong unang paglilitis. Mr. Harris, ipinakita mo ang makapangyarihang bagong ebidensya na hawak ninyo. Kaya naman sige, pinagkakalooban ko kayo ng stay of execution at retrial. Magpupulong muli ang korte sa loob ng 2 linggo upang muling suriin ang kasong ito. Seryosong saad ng hukom. Habang si Rachel naman na nakaupo sa tabi ni Mark, huminga ng malalim. Isang hinga na hindi niya namamalayang kanina niya pa pinipigilan. Ang pag-asa ay muling bumalot sa kanyang mukha. Muling gumagalaw ang gulong ng hustisya. Ang stay of execution ay pansamantalang pag-asa. Ngunit sapat na upang magbigay ng bagong buhay sa laban ni Rachel para sa kalayaan. Ngunit malayo pa ang pagtatapos ng labanan. Di naman kalaunan, habang nasa loob ng opisina si Carl Winters, ay napanood niya ang balita tungkol sa magiging retrial sa kaso ni Sarah. Kaya naman hindi niya napigilan ang galit niya. Binato niya ang isang baso sa pader na nagdulot para ito ay mabasag. Hindi pa ito tapos. Hindi pa! Hindi siya makakatakas! Nanggagalay iting wika ng lalaki. Binisita naman ng abogado na si Mark si Rachel. Nasa tapat sila ng makapal na pader ng salamin sa loob ng bilangguan. Nakangiti habang lumuluha si Rachel. Mark, hindi ako makapaniwala. Salamat sa iyo. Maraming salamat. Ngumiti naman si Mark sa kanya. Hindi pa tayo tapos dito, Rachel. Pero may tunay na pagkakataon na tayo ngayon. Matibay niyo yung hawak nating ebidensya. Ibubunyag natin ang katotohanan at lilinisin ang pangalan mo. Habang papalapit ng papalapit ang retrial, tumitindi ang tensyon. May mga puwersa sa dilim na nagpaplanong itago ang katotohanan. Ngunit nananatiling buo ang determinasyon ni Rachel. Ang entablado ay nakahanda para sa isang laban na magpapasya hindi lamang sa kanyang kapalaran, kundi pati na rin sa integridad ng sistema ng hustisya. Samantala, sa opisina naman ng abogado na si Mark ay mas maayos na ang lugar.
Nakikipag-usap si Sarah sa telepono habang si Mark naman ay nakatingin sa isang mapa. Punong-puno ito ng mga marka ng iba't ibang lugar. Oh, kailangan natin yung subaybayan ang anumang kamakailang aktibidad na konektado sa mga offshore accounts na yun. Wika ni Sarah sa kausap niya sa telepono. Ipaalam mo sa akin ang anumang mga balita. Dagdag niya pa. Habang si Mark naman na nakatingin sa mapa, ay nagsalita rin. Sarah, kailangan nating ipakita ang malinaw na timeline ng mga kilos ni Carl, lalong-lalo na sa panahon ng pagpatay kay John. Kung mapapatunayan natin na siya ang nagplano ng lahat mula sa simula, magkakaroon tayo ng malakas na kaso. Binaba naman ni Sarah ang telepono. May nakausap na akong forensic accountant na sumusubaybay sa pera niya. Nalalapit na tayo. Habang nasa korte naman kung saan magsisimula na ang retrial, nagtipon ang mga mamamahayag sa labas. Puno ng tensyon ang paligid. Sa loob ay nakaupo si Rachel sa tabi ni Mark. Kalmado ngunit determinado ang muka. Muling naging entablado ang courtroom na ito para sa hindi mapipigilang drama. Pero ngayon, ang depensa ay may bago ng mga sandata, ebidensya, testimonya at isang saksi na handang magsalita ng katotohanan. Dumating na nga rin ang mga hukom, mga hurado at mga abogado. Tensyonado ang paligid. Nakupo si Carl Winter sa mga manonood. Galit ngunit kontrolado niya ang kanyang ekspresyon. Narito tayo upang muling suriin ang kaso ni Rachel Dawson. Mr. Harris, maaari kang magsimula sa iyong opening statement, pag-uutos ng hukom, habang nagpapatawag ng kaayusan sa korte. Tumayo naman si Mark at kinausap ang mga jury. Ladies and gentlemen of the jury, meron kaming mga bagong ebidensya na lumabas na magpapakita na hindi nagkasala si Rachel Dawson sa krimeng inakusahan sa kanya. Patutunayan namin na ang tunay na may sala ay iba. Isang taong nagmanipula ng katotohanan para sa kanyang sariling kapakinabangan. Inilahad ng prosecution ang kanilang kaso. Ngunit handa ang depensa. Tinatanong nila ang mga saksi, sinisira ang mga testimonya at unti-unting dinudurog ang ebidensya laban kay Rachel. Nagsimulang magbago ang agos. Unti-unti nang nabubuo ang palaisipan at lumilitaw ang larawan ng panlilinlang at pagtataksil. Isang mahalagang sandali ito para sa retrial. Tumistigo na si Emily Carter. Mukhang kinakabahan ngunit determinado. Iniwasan niya ng tingin si Carl habang nagsasalita. At maya-maya pa ay lumapit na sa witness stand ang abogado na si Mark. Emily, maaari mo bang sabihin sa korte ang narinig mong sinabi ni Carl Winters tungkol kay John Dawson? Nanginginig man si Emily ngunit nagsalita pa rin siya. Narinig ko pong sinabi niya na kailangan niyang patayin si John. Galit na galit po siya dahil sa pumalpak nilang negosyo. Binanggit niya rin po na ipi-frame up po nila si Rachel para siya ang magdusa sa pagkamatay ng kanyang sariling asawa. Para siya po ang sisihin. Bigla namang nakialam ang prosecutor. Objection, Your Honor! This is hearsay! Napaisip naman ang hukom bago nagsalita. Overruled. Maaring magpatuloy ang saksi. Malalim na huminga si Emily. Natatakot akong lumantad noon pero hindi ko na kayang manahimik. Minamanipula ni Carl ang lahat upang protekta ng sarili niya. Nag-react ang courtroom sa gulat at bulungan. Dumilim ang ekspresyon sa mukha ni Carl, ngunit nanatili siyang kalmado. Ang testimonya ni Emily ay talaga namang isang pasabog, ngunit hindi pa yon ang huling sorpresa ni Mark. Tinawag ng depensa ang kanilang huling saksi, ang forensic accountant na sumusubaybay sa mga transaksyon ng pera. Ang forensic accountant, isang lalaki na nasa katamtamang edad na may salamin ay tumistigo. Ipinakita niya ang mga dokumento at ipinaliwanag ang mga financial transactions ng detalyado. Habang tinuturo ng forensic accountant ang chart, ay nagsalita siya at nagpaliwanag. Ang mga transaksyong ito ay nagpapakita ng malaking halaga ng pera na inilipat mula sa mga account ni Carl Winters patungo sa isang shell company. Nangyari ito bago at pagkatapos ng pagkamatay ni John Dawson. Habang si Mark naman na nasa urado ay nagsalita rin. Kaya naman, ang mga naging transaksyon ng perang ito
kasabay ng mga inconsistency sa mga pahayag ni Carl Winters at testimonya ni Emily Carter ay nagpapakita ng malinaw na larawan. Inosente si Rachel Dawson. Ang tunay na may sala ay si Carl Winters. Nag-iba ng posisyon si Carl sa kanyang upuan. Ramdam ang tensyon sa courtroom. Nagpakita ang depensa ng isang makapangyarihan na ebidensya. Ngunit nasa kamay pa rin ng hurado ang huling desisyon. Habang nagde-deliberate sila, ang tanging magagawa lamang ni Rachel ay maghintay at umasa na maging tama na ang maging pasya ng mga jury. Habang sa selda naman ni Rachel, ay nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama. Magkadikit ang dalawa niyang mga kamay. Nang biglang naistorbo siya ng tunog ng pagbukas ng pinto ng selda, naroroon si Mark. Pero meron ng pag-asa sa ekspresyon ng mukha nito. Rachel, saad niya nang nakangiti. Nagkaroon na ng verdict ang hurado. Dagdag pa niya. Tumayo ng mabilis si Rachel at mabilis din ang tibok ng kanyang puso. Ano kaya sa tingin mo ang magiging desisyon nila? Hinawakan ni Mark ang kamay ng babae. Ginawa natin ang lahat ng makakaya natin. Nasa kanila na ang desisyon. Sa loob naman ng courtroom, bumalik na ang mga jury at inabot ng foreman ang papel sa hukom. Lahat ay napahinto sa kanilang paghinga. Binasa ng hukom ang hatol. Pakiusap, tumayo ang akusado. Saad ng hukom. Sa mga pagkakataon na ito ay nakabalik na rin si Rachel sa courtroom. Agad siyang tumayo. Nakatitig sa judge. Tumayo rin ang foreman. Handa nang ihayag ang hatol. Kami, ang jury, ay natagpuan ang akusado, si Rachel Dawson, na hindi nagkasala. Halos sumabog ang buong courtroom. Halo-halong emosyon. Sigawan at palakpakan ang nabuo rito. Niyakap ni Rachel si Mark na mayroong luha sa kanyang mukha. Sa kabila ng lahat, nagtagumpay ang hustisya. Malaya na si Rachel Dawson. Ngunit malayo pa ang kwento na ito sa katapusan. Ang laban ay nagbunyag ng malalim na korupsyon at panlilinlang. At ang laban para sa katotohanan ay nagpatuloy. Di nga kalaunan ay dinampot si Carl Winters. Halatang pinaghalong galit at pagkatalo sa kanyang ekspresyon. Lumabas na rin sina Rachel at Mark sa korte. Sinalubong ng mga mamamahayag at taga-suporta. Nagsisisigaw ang mga reporter. Rachel, anong nararamdaman mo ngayon at napawalang sala ka na? Ngumiti si Rachel sa reporter. Hawak ang kamay ni Mark. Pakiramdam ko ay nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon at hindi ako titigil hanggat hindi napapanagot ang lahat ng may kinalaman sa pagpapakulong sa akin at pagpatay sa asawa ko. Nanalo na si Rachel Dawson sa laban para sa kanyang kalayaan. Ngunit malayo pa ang digmaan para sa hustisya. Sa pag-aresto kay Carl Winters, natuklasan ang isang malaking koneksyon ng panlilinlang at korupsyon na nangangailangang mabigyan ng tamang hustisya. Sa sala ng babaeng si Rachel, nakaupo siya sa isang sofa. Kasama ang kanyang ina, si Mark at si Sarah. Ang kanilang pakiramdam ay puno ng pag-asa at determinasyon. Huminga ng malalim si Rachel. Masaya akong makabalik sa bahay. Pero iniisip ko pa rin kung ilan na nga bang nagdurusa tulad ng dinanas ko. Tumangu naman si Mark. Marami na tayong natuklasan. Ngunit marami pa rin kailangang gawin. Ang paglilitis kay Carl ang magiging pagkakataon natin para ilabas ang lahat. Saad ng lalaki. Habang nagsalita na rin si Sarah na may hawak ng isang folder. Inalam ko ang mga taong konektado kay Carl. Magulo ito pero papalapit na tayo ng papalapit sa buong saklaw ng kanyang operasyon. Napaiyak ang nanay ni Rachel. Pero masaya talaga akong makabalik ka na, Rachel. Malalampasin natin ito ng magkasama. Pinalaya si Rachel ng katotohanan, ngunit nagsisimula pa lamang ang laban para sa hustisya. Ang paglilitis kay Carl Winters ang susunod na larangan ng digmaan at tiyak na magiging kasing init ng sariling paglilitis ni Rachel. Sa loob naman ng courtroom ay nililitis na si Carl na humaharap sa mga kasong conspiracy to commit murder, obstruction of justice, at financial fraud. Ang prosecution ay naglahad ng malakas na kaso, suportado ng ebidensyang nakuha ni na Mark at Sarah, habang ang prosecutor ay nakaharap sa hurado. Nagsalita ito. Si Carl Winters ang nagplano ng demonyong plano na ito upang patayin si John Dawson,
at ipako ang kasalanan kay Rachel Dawson. Ginawa niya ito para sa sarili niyang kapakinabangan, gamit ang kanyang kapangyarihan at impluensya upang manipulahin ang sistema ng hustisya. Sinubukan ng depensa na ipakita si Carl bilang isang mabait na negosyante. Ngunit napakalakas na ngayon ang ebidensya laban sa kanya. Muli ay tumistigo na naman si Emily Carter, na mas matapang na ngayon. Habang nasa witness stand si Emily, nagsalita rin siya. Sobrang magmanipula si Carl sa lahat ng taong nasa paligid niya. Wala siyang awa at gagawin niya ang lahat para makuha ang gusto niya. Natatakot akong lumantad noon pero hindi ko na kayang manahimik pa. Ilalabas ko ang lahat ng baho mo, Carl Winters. Ang testimonya ni Emily, kasabay ng mga financial records at ibang ebidensya, ay nagpatibay ng kaso laban kay Carl. Matagal ang proseso ng paglilitis, ngunit unti-unting lumalabas ang katotohanan. Habang sa opisina naman ni Mark, kung saan sila ni Sarah ay nagtatrabaho hanggang gabi, mahina lamang ang liwanag ng kwarto, puno ng tensyon at determinasyon sa paligid. Habang tinuturo ni Mark ang isang dokumento ay nagsalita siya. Ito ang nag-uugnay kay Carl sa iba pang kainahinalang pagkamatay at mga fraudulent activities niya. Nagpapatakbo siya ng isang kriminal na imperyo sa ilalim ng isang lehitimong negosyo. Big sabihin, ginagawa niya lang disguise yung mga lehitimo niyang negosyo para magawa yung mga illegal niyang aktibidad. Tumango si Sarah. Kailangan nating siguraduhin na lahat ng kasabot niya ay mapapanagot. Hindi pwedeng si Carl lang ang magdusa. Habang sa bahay naman nila Rachel, binabasa niya ang mga liham ng suporta mula sa mga tao sa buong bansa. Nakupo ang kanyang ina sa tabi habang binibigyan rin siya ng aliw. Ngumiti ito kay Rachel. Maraming buhay ang naantig mo, anak. Naniniwala ang mga tao sa iyo at sa iyong laban para sa hustisya. Saad ng nanay niya. Hindi po ako titigil, mama, hanggat hindi napapanagot ang lahat ng may sangkot. Walang ibang dapat makaranas ng pinagdaanan ko. Determinadong saad ni Rachel. Habang papalapit na ang pagtatapos ng paglilitis, lalo pang lumalaki ang kanilang pag-asa. Matagal nag-deliberate ang jury at huminto ang buong bansa sa kanilang ginagawa upang masundan lamang ang kaso na ito. Sa wakas, dumating na ang sandali ng katotohanan. Sa loob ng courtroom, pumasok na ang jury at inabot ng foreman ang hatol sa hukom. Tahimik lang sa salid at puno sila ng pag-asa na sa pagkakataong ito ay magiging tama na ang lahat. Binasa ng hukom ang hatol. Pakiusap, tumayo ang akusado. Saad ng hukom. Tumayo naman si Carl. Sinusubukang magpakatatag ngunit may takot sa kanyang mga mata. Kami, ang jury, ay natagpuan ang akusado na si Carl Winters na nagkasala sa lahat ng kasong sinampa sa kanya. Sumabog sa palakpakan at sigawan ng courtroom. Dinala si Carl palayo ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo. Nagtagumpay ang hustisya at ang dilim na bumabalot sa buhay ni Rachel ay nagsisimula ng maglaho. Ngunit ang epekto ng paglalakbay nito ay higit pa sa laban ng isang babaeng katulad niya para sa kalayaan. Hindi nga kalaunan ay nagkaroon ng press conference sa labas ng korte. Nakatayo si Rachel kasama sina Mark, Sarah at Emily. Nagtipon ng mga mamamahayag at taga-suporta sa paligid. May hawak na mikropono ang reporter. Rachel, anong nararamdaman mo ngayon na nakatulan na si Carl Winters? Tanong ng reporter sa kanya. Nakangiti si Rachel. Ito po ay tagumpay ng hustisya. Hindi lang para sa akin kundi para na rin sa lahat ng napinsala. Gusto kong pasalamatan sina Mark, Sarah at Emily sa kanilang walang sawang suporta. Ipinakita natin na ang katotohanan ay maaaring magtagumpay kahit na sa pinakamadilim na panahon ng ating buhay. Pasulong naman na humakbang si Mark. Ipinapakita rin po ng kasong ito ang kahalagahan ng pagtsatsaga at walang pagod na pagsusumika para sa hustisya. Patuloy kaming lalaban, laban sa korupsyon at sisiguraduhin mapapanagot ang mga umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Saad ng abogado, tumango si Sarah. Simula pa lamang po ito, naitampok natin ang isang kriminal ngunit marami pang kailangang mapanagot. Hindi po kami titigil hanggat hindi nagiging tunay na makatarungan ng sistema para sa lahat.
naiyak naman si Emily. Ipinagmamalaki ko rin pong tumayo kasama si na Rachel at lahat ng lumaban para sa katotohanan. Magkasama, kaya nating gumawa ng pagbabago. Mahaba at mabigat ang naging paglalakbay. Ngunit ang kwento ni Rachel Dawson ay tungkol sa tibay, tapang at walang hanggang paniniwala sa hustisya. Ang dilim ay napawi na at napalitan nito ng mas maliwanag na kinabukasan. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para lagi pa tayong makagawa ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.